Ginagampanan mo ba ng maayos at buong husay ang natatanging papel mo sa entablado ng buhay? Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng dakilang kapastahan ng paghahari ni Kristo sa sanlibutan. Natatapos sa araw na ito ang karaniwang panahon sa ating kalendaryong panliturya. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na ang puso at isip sa paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan ang mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagang, "Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono, dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa, at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayon din niya paghihiwalayin ang mga tao, ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Ali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng taigdig. Sapagkat nagugutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloyin niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Nang may sakit ako, binisita ninyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw ninyo ako.' At itatanong sa kanya ng mabubuti, 'Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy, at walang suot at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan?' Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos, ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, "Mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko, papunta sa apoy na walang katapusan, na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel nito. Sabagkat nagutom ako at di niyo ko binigyan ng makakain, nauhaw at di ninyo ko pinainom, naging dayuhan ako at di ninyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at di niyo binisita." Kaya itatanong din nila, "Panginoon, kailan ka namin nakita ang nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, may sakit o nakabilanggo, at di namin pinaglingkuran?" Sasagutin sila ng hari, "Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi ninyo ginawa sa isa sa maliliit na ito, hindi ninyo ginawa sa akin." At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa. Ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Bago pa man sumikat ang telebisyon, kinagigiliwang panoorin noon ang iba't ibang pagtatanghal sa entablado. Ako bilang manonood na i-excite akong makita ang pagbubukas at pagsasara ng tabing na entablado. Magbubukas ang tabing hudyat ng pagsisimula ng paglalakbay at pakikipagsapalaran ng bawat tauhan sa kwento. Isasara naman ang tabing hudyat na tapos na ang kwento at nagampanan na ng bawat tauhan ang kani-kanilang mga papel sa pagtatanghal. Mga kapanalig, ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari ay tila isang pagsasara at pagbubukas ng tabing na entablado. Bakit? Una, ang pagsasara ng tabing dahil ito ang huling linggo sa karaniwang panahon ng panliturhiyang kalendaryo ng ating simbahan, kung kaya't ang nilalaman ng ating mapagbasa ay patungkol sa wakas ng panahon at paghuhusga. Bago isasara ang tabing, isa-isahin ang mga tauhan. Oo, sisain kung naging tapat ba sila sa papel ng nagampanan. Gayun din naman, maghuhusga ang Diyos ayon sa bawat gawa ng tao. Pangalawa, pagbubukas ng tabing. Sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa panahon ng Adbyento.
hudyat ng pagsisimula ng bagong liturgical calendar ng ating simbahan. Kung kaya naman ang himig ng ating pagbasa ay patungkol sa paghahanda at pagdating ng Mesiyas. Mga kapanalig, ang kapistahang ito ng Kristong Hari ay nag-iiwan sa atin ng hamon sa buhay. Una, pagbubukas ng tabing. Bilang mga magsisiganap sa entablado ng buhay, alamin natin ang papel na ating gagampanan. Mahaba man, maikli ang kwento, ayos lang yun. Ang mahalaga, nagampanan natin ng tama. Maayos at auspuso ang ating papel sa buhay. Gaano man ito kaliit, kasimple o walang halaga sa mata ng iba. Pangalawa, sa pagsasara ng tabing, handa kaya tayong umarap sa paghuhusga ng manunod ng mga taong nakasalamuhan natin at naging kamanlalapay natin sa buhay. At higit sa lahat, handa ba tayong harapin ang paghuhusgang igagawad ng Diyos sa ating buhay? Kung nagampanan ba natin ng tama, maayos at auspuso ang papel natin sa buhay? Mga kapanalig, habang patuloy pa nating nagampanan ang papel natin sa entablado ng buhay, ugaliin nating suriin ang sarili. Kung namuhay ba tayong may pag-ibig sa puso, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, at pag-ibig sa kapwa gaya ng ating sarili. Kung wala pa o kung hindi pa, may panahon pang baguhin ang pagganap ng ating papel sa buhay. Harinawang huwag nating sayangin ang bawat panahon at pagkakataong pinagkaloob ng Diyos sa atin araw-araw upang lumago sa pagmamahal at pagpapakabanal. Nang maging marapat tayong humarap sa direktor ng buhay, ang Diyos na may likha sa atin. Bitbit ang parangal at gantimpalang natamo sa paggampan ng tama, maayos at auspuso ng papel natin sa entablado ng buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, lilipas ang lahat sa mundong ginagalawan. Tanging salita ng Diyos na buhay ang mananatili magpakailanman. Lord Jesus Christ, King of glory, through the intercession of Mary and all the saints, free the souls of the faithful departed from the punishments of purgatory. And through the intercession of Saint Michael, standard bearer of the heavenly army, guide them to the holy light promised to Abraham and to his descendants. I offer you, Lord, sacrifices and prayers of praise. Accept them for these souls and admit them to eternal joy. Amen. Eternal rest, grant unto them, O Lord,
and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.